Brother Alec Manabat. Hello. Thank you, Sister Bell. Sister Bell po ang speaker natin from Manila. Siya po ay umiikot sa mga prayer groups natin, hindi lang sa Pilipinas, sa Canada, sa US. Yan. So, we are so blessed na kasama natin si Sister Bell ngayong araw na ito. Dumating siya last week. Babalik din siya this week. So, talagang binigay niya yung oras niya, yung treasure niya para sa ating lahat. So, we are so blessed. So, tayo po ito mayong lahat at basahin po natin yung ating gospel for today. The Lord be with you. And with your spirit. Our reading for today is taken from the book of John, chapter 17, verses 21 to 23. Glory to you, Lord. Jesus raised his eyes to heaven and said, Holy Father, I pray not only for these, but also for those who will believe in me through their word, so that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you. That they also may be in us, that the world may believe that you sent me, and I have given them the glory you gave me, so that they may be one as we are one. I in them and you in me. That they may be brought to perfection as one, that the world may know that you sent me and that you love them even as you love me. My dear brothers and sisters, the gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Let's all be seated. Tayo lahat. Sabi nga ni Sister Bell, ito po yung pangkitong taon na natin. 7th anniversary. Usually, ang bata pag 7, siya ay nagsisimula na makipagkaibigan. Diba? Marami na siyang, minsan, ayaw niya sumunod sa atin, mga magulang. But 7 is a very important number, even in the Bible, in the history of yung ating pananampalataya. Kaya nga, sinaselebrate natin ito dahil it's a really very important milestone sa ating community dito sa Japan. Palagay ko, mula ngayon, ang community natin dito ay talagang mag-aalap na yung mission natin, yung paglilingkod dito sa Japan. So, maraming grupo na, 4 na yata ang grupo ngayon, kaya we're praying na tuloy-tuloy na. At sama ninyo ang community na ito na ma-bless tayo. You know, community is always a blessing. Para sa akin, hindi ako nakatagal sa aking pagiging OFW sa abroad kung wala po ang love life. 1992, nung po ako'y umalis sa Pilipinas, papunta sa China, bilang isang OFW, bilang isang inhinyero, I was so blessed kasi bago ko umalis, ako po'y nakapag-attend ng Life in the Spirit Seminar at nakilala ko ang Diyos. At mula noon na hindi na ako bumitiw sa community, may mga time na gusto kong bumitaw, pero ang Diyos na ayaw nang bitawan ako. Lagi akong binabalik. Yan. So, kaya nga nandito ako ngayon sa Tokyo. Hindi ko rin alam kung ano yung plano ng Diyos na ako ay pinadala sa project namin sa Disney. Pero isa lang iniisip ko, sigurado mayroon akong misyon dito sa Japan. Kaya nga, nakilala ko ang mga kayo. So I'm so blessed na ginagamit tayo ng Lord para sa Kanya. So ang ating pong napansin yung ating team po ay love and unity in God. Ito po yung napagkasunduan ng ating mga elders dito. Love and unity in God. At tama-tama, love and unity in God. Ito po ay mababasa sa Philippians chapter 2 verse, actually, 1 to 11. Ito yung pag-uusapan natin. Philippians 2 verses 1 to 11.
Yung gospel natin, ito yung panalangin ni Jesus sa kanyang Ama bago siya mapako sa krus. Sabi niya, Ama, sabi niya, nawa magkaisa sila. O diba, unity? Yun ang unang, si Jesus ang unang nanalangin na magkaroon ng pagkakaisa. So, St. Paul, nung pumunta po si St. Paul sa Philippos, sa mga Philippians, ay meron din siyang hiniling sa kanila. Ano yun? Yung magkaisa. Magkaisa at magkaisa ng pagmamahal. Sabi niya dito, therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded. Para magkaisa yung iniisip. Having the same love, iisa yung pagmamahal na ating naramdaman. Being one spirit and one in mind. Yan. So, sa pag tinutuloy po ninyo yung Philippians chapter 2, doon sa verses 4, meron pong dalawang babae doon nag-aaway sa community. They are Christians already. They're already in the mission with St. Paul. Pareho silang active na babae sa paglilingkod, pero nag-aaway sila. At ito yung sinabi ni St. Paul sa kanila. Sabi, ang pangalan ng babae, dalawang babae ay si Judea at saka si Sintiche. Sabi niya, I plead with Judea and I plead with Sintiche to be one of the same mind in the Spirit. Magkaisa kayo ng isip para kay Lord. Kasi sila ay nag-aaway. So, sabi niya, lubusin ninyo ang aking katuwaan upang kayo magkaisa ng pag-iisip. Magtaglay ng isang pag-saring pag-ibig at magkaisa ng akala at isa lamang pag-iisip. So, ang simbahan natin, ang community natin ay ang ating adhikain lagi ay magkaisa sa aking paglilingkod sa community, laging merong hidwaan. Sa simbahan na lang natin, may mga pare, may mga ganyan, nagkakaroon ng hidwaan. Ganoon din sa community natin, may mga kuminsan division. Kuminsan, yung iba umaalis, yung iba hinahati yung community. In my experience po sa Hong Kong at Macau, marami po kami pinagdaanan ng mga struggles about paghahati-hati ng community. Pero ang pinaka-importante dito ay ano, yung malaman mo kung ano nga ba yung dahilan kung bakit ka nandoon sa community. Minsan nakalimutan natin na the reason why we are in the community is for God. Kaya kung minsan, yung isip natin kasi kung minsan na napupunta doon sa makasarili nating pag-iisip, makasarili nating agenda sa buhay. Kaya nasisira ang community natin. Kaya nga unit, ang ganda ng ating team ngayon, love and unity. At ito yung sabi ko kanina, ito yung dasal ng Diyos, Jesus, na magkaisa. Pag walang pagkakaisa sa community, magulo, hindi lumalago, hindi natin nararamdaman yung presensya ng Diyos. Di ba? Sabi, kanina nga lang na tayo bago magsimula, di ba? Ang ingay, ang dami nating niisip, dami nating kinakwento, kanya. Parang ang gulo pa rin, di ba? Pero nung nagsimula na tayong mag-rosaryo, nung mag-pray si sister, di ba kumalma na yung ating kaluluwa? Bakit? Kasi nandun na yung presensya ng Diyos, hiningi natin. So makita natin dito na even Jesus, dahil nagkakagulo noon, yung kanyang mga tagasunod din, ay ituyo rin yung kanyang panalangin sa Ama, pagkaisahin mo sila. So, the world is asking us, God is asking us
to be a little Christ. Amen. Kung maalala niyo po yung, alam niyo po bakit tayo nagkaroon ng maraming lengguwahe? The book of Genesis chapter 11. Yung mga tao nun, kung basahin yung 11, iisa lang ang salita. Isa lang. There's one language. At iisa sila ng iniisip. Ano yung goal nila? Mag-construct ng mataas na tower. Gagawa sila ng community na iisa yung adikain, pero mataas na tower na aabot doon sa langit. Ano ang objective nila? Para tumanyag sila, maging tanyag, at para maging patapatan nila ang Diyos. Gusto nilang tapatan ng Diyos. Anong nangyari? Nung nakita ng Diyos yung mga tao na iba na yung kanilang plano, siya ay kanyang ginulo yung tower, yung plano nila, at sila ay ikinalat sa buong mundo. Kaya nagkaiba-iba yung mga salita natin para hindi magkaintindihan, para hindi mabuo muli yung tower. Pero bakit? Makita natin dito na ang nakita natin dito, pag ang unity natin, ang pagkakaisa natin, pero mo, nagkaisa sila. Pero ang objective nila ay iba. Hindi isasama ang Diyos. Ang objective nila ay lalabanan ang Diyos, tatapatan ang Diyos. Kaya nasira yung community. At doon sa Pentecost, malala yung Pentecost nung umakyat ang Diyos sa langit, nung namatay siya, di ba? After 50 days, binaba niya yung kanyang yung Holy Spirit, at nandun lahat, nagkakaisa na naman. Nagkakaisa sila. Iba-iba ang kanilang pinanggalingan, iba-ibang lengguwahe. Pero bakit sila nagkakaintindihan? Bakit sila nagkakaunawaan? Dahil because of the Holy Spirit. Nung isinama nila ang Diyos, do iba-iba yung kanilang pinanggalingan, nagkaintindihan sila. When we include God in our union, then may malalaman natin yung kanyang wisdom, yung kanyang salita. For example na lang, sa pamilya. Pag ang pamilya, hindi nagkakaisa. Yung iba, ang isa, ang gusto niya yung sarili niya. Yung isa naman ay religyoso. Pag hindi sila nagkakaisa, hindi mo maunawaan yung kalooban ng Diyos sa pamilya, palaging wasa. Pero tignan niyo yung pamilya na nagkakaisa ng panalangin. Andun lagi yung guidance ni Lord sa buhay. Mahirap man ang buhay, pero nandun yung kagalakan. Nandun yung kapayapaan, in spite na daro tayo mga OFW, tayo mga malayo sa pamilya, diba? Pag tayo mismo ay nagiging dahilan para pagkaisahin kahit malayo sila sa atin, sa pananampalataya kay Lord, nagiging tahimik ang lahat. Pero kung iba yung ating ginagawa dito, wala tayong pakialam sa ginagawa nila doon, hindi nagiging maganda yung pagkasama ng isang pamilya. Kaya laging nawawasak. So, makita natin dito yung Tower of Babel, tawag doon yung Tower of Babel, Babel, bahala na. Nakita natin dito yung tinatawag na pride and arrogance. Yung pagiging mayabang, pagiging mataas, pagiging hambog. Pag tayo ay mayabang, hambog, nawawala ang pagkakaisa. Nawawala ang pagmamahal. So proud people only care about themselves. Ang mga taong makasarili, taong mayabang, walang ibang iniisip kundi sarili lang. Amen. Makikita mo yan, yung mga, may mga tao na, wala akong pakialam, basta itong gusto ko. Dahil, people care only about themselves. Disunity comes out of selfish pride when person turns their particular preferences into a prejudice and then they begin judging brothers and sisters. Sa pamilya ulit. Pag walang, pag merong
kayabangan sa pamilya natin, ay hindi natin hindi natin malapagkakaisa. Diba? Laging nagtudulot sa atin ng kaguluhan when there is always, when there is disunity. So, sabi ni St. Paul, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Do nothing out of selfish. Pag meron tayong ginagawa, huwag natin gawin dahil sa sarili natin. Remember, yung pride is called the original sin. Pride is called the original sin. Ang pride na ginawa ni Lucifer, ni Satan, ay tawag dito, ito yung nagdulot sa atin ng original sin. Si Adam at Eva, because of pride. Why? Unang-una, remember that pride hindi nagsimula sa lugar ni Adam at Eva, sa paraiso. Nagsimula doon sa heaven. Noong si Lucifer ay sabi niya, dapat ako nakaupo doon na, hindi si God. Noong nag-isip siya ng pride, doon siya bumagsak. Si Lucifer, ang number one na katangian niya ay gwapo siya. Mayroon siyang kagandahan. Si Lucifer ay matalino. Si Lucifer ay talagang nasa kanya lang yung gift ng Diyos. Dahil doon, ay ginagamit niya para tapatan ang Diyos. At hindi lang yun. Nung naman si Adan at Eva ay nasa paraiso, sabi niya, pwede niyong tapatan ng Diyos. Siya yung father of lies, siya yung nagsinungaling uli para itong si Adan at si Eva ay makagawa ng kasalanan. So, even the prophecy against King of Tyre, yung hari po ng Tyre, siya po ay binigyan ng lahat ng napakagandang mga katangian, mga gamit. Sabi ni Lord, your success makes you arrogant. At dahil dyan, sabi niya ay mawawala ang lahat. So ako kapatid, isa lang naman ang ibig sabihin nito, na kung meron tayong pride sa ating buhay, sa ating paglilingkod, mawawala din ang ating mga pinaghihirapang pagmimisyon sa ating Panginoon. Pride corrupts wisdom. Sabi nga, pag meron tayong pride, ay nawawala yung karunungan. Mukhang mainit na. Ulitin ko yung pride. Pride corrupts wisdom. Ang taong mayabang, nawawala ang karunungan. Yan. Marami na ang mga mayabang na tao, lalo sa pag ikaw ay may pera, pag ikaw ay mayaman, pag ikaw ay politiko, pag ikaw ay makapangyarihan, pag ikaw ay mayabang, nawawala ang karunungan. Nawawala ang karunungan. Ito yung kalaban ng mga matatalinong tao. Yung pride. Parang sinasabi nila, hindi ko na kailangan yan. Marunong na ako. Alam ko na yan. Pag yan ang palaging nating naririnig sa isang tao, hindi magtatagal, mawawala sa kanya na. So, sa isang community, o sa isang pamilya, hindi lang naman community, pamilya din. Pag walang pagkakaisa, ay walang pagmamahalan. Hindi totoo yung pagsasamahan. Arrogant and proud attitude will destroy the community and the church, sabi nga, and the family. Marami ang lalo mga politician,
ang pinapangarap ay posisyon. Pag nakuha yung posisyon, yung leadership, yun, lumalabas yung totoong ambisyon na maging mayabang. Hindi lang naman politician, kundi sa community din natin. Marami na akong experience din sa community sa Hong Kong at sa Macau na palaging yun ang problema. Yung lagi yung posisyon. Laging yun ang pinagsisimulan ng gulo kung minsan. Yan. So, proud people only care about themselves. Sabi nga, pride is the core or source of conflict, fighting, and argument. Sa pamilya, ito yung pinagsisimulan ng pagdidibisyon. Alala ko yung merong mga umuwi last week sa aming probinsya, sa Nueva Vizcaya. Nung pabalik na ako dito, merong mag-partner na pinatay sa bus. Bakit sila pinatay? Kung pumatay, ang pinagbibintang pumatay ay yung kanyang anak mismo. Ayun mo? Pinatay sila sa loob ng bus. Pinagbibintangan yung anak. Dahil, because of kayamanan, because of pride. Di ba yung pinag-aawayan ngayon sa Middle East? Dahil lang sa lupa? Pero hindi nila iniisip na yung lupa na yun, doon sila ibabahon na yun pag sila'y namatay. Pag ikaw ay namatay, lalangin ka sa isang kahon. Walang aircon. Sarado. Eh, bakit mo sasayangin yung araw, yung lakas mo, yung buhay mo sa pag-aaway? Ganun ang nangyari doon sa pinatay na mag-asawa. Dahil lang sa pride. Pride. So pride, kung meron kang pride, ay ilingin mo na kay Lord na huwag mo tanggalin na ang pride. Remember, pride and sin, ang nasa gitna ng pride ay I. Ang sin, ang nasa gitna ay I. Ibig sabihin, ako. Ako lagi, ang ma-pride na tao, ay laging ako muna. Ako muna. So, sabi sa James chapter 4 verse 10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. Ang taong humble, ang taong mapagpakumbaba sa yung taong itataas ng Diyos. Ang taong mapagpakumbaba sa yung itataas ng Diyos. Bangit ko lang din ito. Dahil galing ako doon. Nagsimula akong mayabang. Nagsimula akong mayabang sa community. Siyempre dahil ako ay nakatapos. Ako ay may trabaho na maganda. Ako ay may posisyon. Pero sabi nga ni Lord, kung ayaw mong magpakababa, ibababa kita. So marami akong pinagdaanan din ng pagpapababa ni Lord. Hanggang natuto na rin ako na ako na mismo ang magdesisyon na ako na lang Lord ang magpapakumbaba. Dahil hinuwag mo nang hintayin na si Lord mismo ang gagawa ng paraan para ikaw ay ibababa. So what we need to do is just to follow kung ano yung kalooban ni Lord, yung will ng Diyos sa buhay natin. At sabi nga, tuwang-tuwa ang Diablo pag ikaw ay ma-pride. So we need to resist the devil so that he will flee. Para siya ay tatakbo. Pero kung hindi mo, pero kung pinapayagan mo yung sarili mo na okay lang na maging mayabang, okay lang na makasakit ka sa ibang tao, okay lang na gusto mo unahin mo yung sarili mo, the devil is tuwa-tuwa. Aayunan ka ng aayunan, sige pa, gawin mo pa yan. Pero ang nagsasabi, ikaw, mga mahal mo sa buhay, at ang community. Sabi nga, Proverbs chapter 13 verse 10, where there is strife, there is pride. Kung may kayabangan, may pride, pagiging mataas, mayroong paghati-hati, there's strife, there's problem. But,
Kung merong humility, if you take advice, there's wisdom. There's wisdom. Gusto mo matuto? Gusto mo malaman yung karunungan ng Diyos? You need to be humble. You need to listen to the advice sa mga nakakataas sa atin o maging observant tayo sa iba. So dito natin makita na do nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves and not looking to your own interest but each of you to the interest of others. Sabi ni St. Augustine, it was pride that changed angels into devils. St. Augustine said, it was pride changed angels into devils. Sabi ni St. Margaret Mary of Alacoque, be humble towards God and gentle with your neighbor. Judge, accuse no one but yourself and ever accuse others. Speak of God always to praise and glorify Him. Speak of your neighbor not only with respect. Do not speak of yourself at all, either well or ill. And the most powerful, sabi Vincent de Paul, another saint, the most powerful weapon to conquer the devil is humility. For as he does not know at all how to employ it, hindi niya kayang gawin na maging humble ang demonyo. So we must value others above ourselves. Hindi lagi yung tinitingnan natin, yung interest natin, yung ating kabutihan. Hindi lagi. Tingnan natin lagi yung value para maging value para sa iba. So our team, we want unity, we want love. We need to be humble. Amen. 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 So, walang ibang paraan para tayo magkaisa kung meron tayong mga hinduan, kundi ang maging humble. Kung hindi ka humble, lagi kang nagipagtaasan, then there's unity. The only solution is to be humble. Kaalala ko nung isang araw, namamasyal kaming mag-ina doon sa Tokyo, at asawa ko, dalawang anak ko. Yung bunso, lagi namin sinisita yung nanay nila. Kumakain kami, naka-jacket kasi siya. Tinatanggal niya yung jacket niya, pero natatabi niya yung katabi niya. Hindi namin kakilala. So, ako sabi ko, ma, mag-ingat ka. Sabi naman ng anak kong isa, yung Gunzo, mag-ingat ka. Kumagay na din siya. Aba, magagalit na siya. Alam kong ginagawa ko. Katinginan kami ng anak ko, hindi na kami umimik. Kasi, baby, pwede pa naman magsalita, di ba? Pwede ko pa na sabi, hindi, kaya. Pwede yung anak ko, lalo yung anak ko, sabihin niya, malalo magagalit yun. Pero, nung sinara namin bibig namin at nagtimpi na huwag na magsalita, after a few minutes, maganda na usapan namin. Then, unity comes. Na. Sa pamilya natin, pag tayo tumatawag at lagi tayong mataas ang boses, walang unity. For example, umuwi tayo dahil bakasyon natin. O, sabi natin, ako kaya na hindi magtatrabaho, kayo naman. Di ba? Ako kaya na iupo lang, kayo naman ang... Ayan. So maging mangyayari ay makikita nila, parang yumabang yata nanay namin. Yumabang yata tatay namin. Pero pag nakita nila na kahit na tayo po ay hirap na hirap sa ating buhay abroad, nandun pa rin yung ating pagiging humble as mga magulang, as mga kapatid, then there is unity in the family. Kakaroon na ng problema kung tayo mayabang namuwi, di ba? Marami yung pera. Pinapakita mo na ikaw yung makapangyarihan, na dahil ikaw yung kumikita, nasisigawan mo na yung nanay at tatay mo na
Ano ka ba naman kayo, nay, tay? Yan man ako ATM. Lalo pag ganun na sinasabi natin, yung bang, parang tayo na yung mas makapangyarihan ka sa mga magulang natin dahil may pera tayo. Sila, mahina na. So ano nangyayari? Nagiging mayabang tayo. Hindi natin nararamdaman, nasasaktan natin sila. Nagkakaroon ng disunity sa loob ng pamilya. Sabi ng kapatid mo, ba't pag ganyan si kuya? Dahil ba kami ay walang magandang trabaho? Wala kaming pera? Yan. Nagkakaroon ng problema. So, ang number one talaga ay be humble. If you want unity and love, hindi lang sa community, sa pamilya natin, be humble. Sabi nga. Unity is brought about through humility. Kung totoo pa sa iyong pagiging humble, there is unity. Sabi ng isang philosopher, pangalan niya si John Ruskin, I believe that the first test of a great man is humility. I don't mean by humility doubt of his power, but really great men have a curious feeling that the greatness is not of them, but through them. Yan. Hindi dahil sa kanyang kalakasan, kanyang alam, kundi through them. And they see something divine in every other man and are endlessly, foolishly, incredibly merciful. So pag nakikita natin ang iba na mas value sila kaysa sa atin, nagkakaroon ng humility. There are two types of people in a community. Una, sabi niya, nandito ako ngayon, here I am, I'm ready for you to serve me. Nandito ako para paglingkuran niyo ako. Meron din isang tao, sabi niya, there you are, how can I serve you? Nandiyan ka ngayon, nandito ako ngayon, para kita paglilingkuran. So saan tayo doon? Sa dalawang taong yun. Ikaw paglingkuran o ikaw maglilingkod? Lalo nyo, meron akong anak na sa mga hindi nakakilala, ako yung anak na espesyal. Siya yung may Down syndrome. Pinanganak siya, 26 years old na siya ngayon. Tawag sa atin, sa colloquial na salita ay may mongoloy. Pero itong anak ko na ito na espesyal, lagi akong tinuturuan. Kahit espesyal siya, unang gustong-gustong tinuturo sa akin hanggang ngayon ay itong pagiging humble. Minsan, kasi ako ang treatment ko sa kanilang kapatid, yung sumunod sa kanya ay siyang panganay, sumunod sa kanya ay normal, si Angela, ang panganay ko si Charmaine. Hindi ko tinitreat na special treatment yung special. Gustong i-treat pareho sila. Kung may dinidisiplinahin ko yung isa, dapat ganun din ang bigay kong disiplina sa isa. Hindi ko iniisip kung special siya. At ang pagdidisiplina ko, sabi ko nga nung bata siya, ay pag mayroon siyang ginawang hindi, nadaling ko sila sa isang upuan na nandun lagi, pauupuin ko lang doon, walang palo, walang galit, walang salisalita na masakit. Basta pauupuin ko lang doon, hanggang doon lang siya, hanggang 15 minutes. At pag binuwat ko sila doon, pinaupo ko doon, hindi ko sila papansin eh. Alam na nila na meron silang ginawang hindi maganda. So, ganun ang ginagawa ko silang dalawa, pero minsan, hindi ako napagpigil dito sa anak ko si Charmaine. Eh, may kapulitan din. Talagang galit na galit ako. Hindi ko lang siya pinaupo, kasi talagang hindi ko siya pinansin ng ilang araw yata. Siyempre, masakit sa kanya yun. Kasi ang mga special, palaging malambing yan, palaging yumayakap. Pero dito ko nakita na ayaw ko siyang pansin, pero siya yung pumansin sa akin. Siya lagi. Unang araw, siya na yung lumalapit na gustong humingi ng tawad. Pero siya, pinakita sa akin yung paglapit na talagang
nung di na niya kaya, talagang yumakap siya sa dito sa paro. At sobra yung iyak niya. At talagang nagsosorry siya. Sorry dad, ganyan. Dito, natutunan ko yung pagiging humble na hindi ko ginagawa. Pag ako'y nagkakamali, hindi ko ginagawa yun. Kaya sabi ko, kahit sa pala ay isang special, mas marami pa siyang mabuting gawa kaysa sa akin. So, ang pagiging humility ay humble, pagiging humble, ay napakalaking papel sa pagkakaisa ng isang grupo, ng isang samahan. Magandang example na dyan ay si Mary. The humility, the profound humility of Mary. Naglingkod siya, pinuntahan niya yung kanyang pinsan na mga anak. Naghintay siya. At sumunod siya sa kalooban ng Diyos. May your will be done. Yung pagiging humble ni Mary ay isang malaking tawag dito yung modelo natin na paano mamuhay na totoo na mayroong kababaan doon. So Mary is, kaya lang lagong sinasabi, every time, lagong sinasama sa buhay ko, sa aking panalangin, lagong inaalala si Mary. Dahil she is a good example of a true humility. Kaya meron tayong Holy Rosary lagi sa community dahil it reminds us of the humility of Mary. And ang pinaka mataas na example ay, magandang example ay, ng humility ay si Jesus mismo, si Jesus. Bakit? Biruin mo, si Jesus ay pumunta doon sa krus with all humility, walang complaint. Siya ay sinaktan, siya iniwanan ng kanyang mga kaibigan, nung siya ay nakabayubay sa krus, walang natira kundi ang kanyang nanay at ang kanyang isang disciple na si John. Siya ay tinakbuhan. And makita natin dito yung pagiging masunurin niya sa Diyos Ama. In all humility, ay ginawa niya yung kalooban ng kanyang Ama. Bakit? Dahil para sa atin, para ma-reconcile tayo sa kanyang Ama. So, the unity that Jesus was praying is ma-reconcile tayo din sa kanyang Ama. That's why bumaba siya para lang maibalik yung nasirang relasyon natin sa Diyos Ama. So maraming, sa ngayon, maraming mga lumalabas na mga self-help books, self-development books. Ako mahilig sa ganun. Paano ka maging mayaman, paano kumasta. Mahilig ako sa dating ganun. Pero yung mga self-help books na yun ay, it starts with you, starts on you, and it ends lagi sa iyo rin. Hindi nakakasama ang Diyos. Kaya mag-ingat po tayo sa mga self-help books na tinatawag. Dahil minsan, iba na yung kanilang tinuturo, kundi yung pagiging tayo mismo na, yung magiging Diyos. Sabi ko sa isang talk ko sa prayer meeting dito ay sa San Francisco o sa California na lang, nandun ang pinakamalaking satanism, ang mga satanista. Meron pa silang simbahan. Kala ko noon ang mga satanista ay they worshiping Satan na diretsa. Hindi naman. Ang pananaw pala nila ay ako ang Diyos. Sarili nila ang Diyos. Dahil sila ay punong-puno ng pride. Ganun pa man, tuwa-tuwa ang Satan sigurado dahil sa kanilang paniniwala. So, we need to
be careful sa ating mga binabasa iniisip. So ang ating prayer sa ating anniversary ay magkaisa tayo sa ating isipan, magkaisa tayo sa paniniwala sa Diyos. Sabi nga, with God, in God. So ang community natin ay magiging makabuluhan ng ating ginagawa kung tayo nagkakaisa ng paniniwala na kasama natin ang Diyos. The Holy Spirit. Remember when we are in the Holy Mass, iba-iba man tayo ng pinanggalingan, iba-iba man tayo ng ating kultura o mga karakter, pero pag nasa simbahan na tayo at nagsisimba, iisa na yung ating pinaniniwalaan. Iisa na kasi ang Diyos na. So we are in union with God. A good example of unity is when God is in our midst, yung sinasama natin ang Diyos. So, ganun din yung mga alagad ng Diyos matapos pong nagkaroon ng Pentecost, wala na si Jesus, sila po ay na-attract, sila po ay nakaka-attract ng mga maraming members dahil nakikita na sila ng pagkakaisa. Kung gusto nating dumami, sabi ko nga sa community natin dito sa Japan, dapat makitaan tayo ng pagkakaisa at pagmamahal. Pero pag nakikita sa atin ay pag-away-away, makita sa atin ay yung hindi pagkakaintindihan, hindi tayo makakahila, makakatrap. Remember, yung mga disagreement natin sa ating mga mahal sa buhay, tinatawag ko dito yung mga intense fellowship natin sa ating mga mahal sa buhay, ay yun yung time na hindi natin matanggap yung na we were wrong also. Pag hindi natin kayang tanggapin yung tayo ay nagkamali din, hindi natin masabi sa ating asawa o sa mga anak na masalitang sorry, ay hindi natin mararamdaman yung pagkakaisa sa pamilya. So, dapat tayo nga sabi ay hindi tayo yung pagsisimulan ng gulo. Hindi tayo dapat ang nag-create ng division sa community natin. Sa Hong Kong na naman, example ko lagi ay ang laging pinagmumulan ng gulo ay at division ay yung kung hindi nila iniintindi yung nararamdaman ng kanyang sister o brother. Yeah. Pag hindi mo alam yung nangyayari sa buhay niya at pinilit mo yung gusto mo, doon nagkakaroon ng gulo. Pero kung ilalagay mo yung sarili mo sa kanyang sapatos, sa kanyang sarili, at ano kaya ang pinagdadaanan nito, maiintindihan mo siya at magkakaroon ng humility at magkakaroon ng pagkakaisa. So, in our relationship with one another, we should have the same mindset as Christ Jesus. Ang tanong ay, lagi mo bang, do you always compare yourself to others? Kinukumpara mo ba lagi yung ano ka? Sa community na lang. Lagi kong sinasabi community kasi ito yung team natin. Sa community na lang, ano ba yung nag-encourage sa'yo na mag-serve? May halong pride ba? Do you see yourself na mas better kaysa iba? Kasi, tinitignan mo yung iba na mas lesser than yourself? So, dapat, kung meron tayong naramdaman na gano'n na kinukumpara mo na yung sarili mo sa iba, tanggalin natin yon. Dapat ang ikumpara natin sa sarili natin ay ang Diyos mismo. Si Jesus. Mas mayabang ka ba kay Lord? Mas humble ka ba kay Lord?
Mas magaling ka ba kay Lord? Yun dapat ang gamitin natin, i-compare yung sarili natin, hindi yung kapatid natin. Ah, siya ay hindi siya marunong. Wala siyang alam. Pag ganun ang ating pananaw, hindi tayo nagkakaisa kasi you're comparing yourself to others. We need to compare ourselves only to Jesus, only to God. So, sa panatanong ay, do you find yourself criticizing others? Ikaw ba yung taong laging pumapansin sa mga kapatid natin sa community? Sa pamilya, ikaw ba yung laging walang ginawa sa mga anak mo kundi pansinin yung kanilang mali? Nung bata kami, hanggang magtanda, nung buhay pa yung aking tatay, tatay ko po ay mahigpit. Ewan ko ba naman, dahil sa yung kinalakihan niyang paano siya pinalaki, kasi ang ginawa ko di hanapin yung mali lagi namin. Patawarin na wala na tatay. Pero gusto kong sabihin na ganun kami lumaki, yung hanapin namin yung mali. Mali yan, bakit ka ganyan? Kaya ngayong kapatid ko na sumunod sa akin ay naglayas. Dahil naasar. Ilang araw na hindi nagpakita. Dahil naasar siya sa tatay namin. Dahil wala siyang ibang ginawa. Kung nasa hapag kayo lang kami, wala siyang ibang ginawa kundi sermonan kami. Paano mo lulunokin niya pagka mo na may nagsesermon, di ba? So, ganun kami lumaki. Kaya nga, buti na lang nag-charismatic ako. Buti lang sa renewal, natutunan ko na dapat huwag mong gagawin yung ganun sa mga mahal mo sa buhay. Na ang kainan ay kainan ng fellowship, kainan na kung saan. Walang nag-aaway, walang nagagalit. Dapat ang kainan ay doon yung tayo na kung saan kukumustahin natin ang bawat isa. Kumusta ng pag-aaral mo na? Kumusta na yung ganyan? Kumusta ng pamilya? So, ang dapat, ang natutunan ko sa community ay hindi ko na dapat gawin ito sa aking mga anak. Kung ayaw mo yung nangyari sa'yo, huwag mo nang gawin sa iyong mga mahal sa buhay. Yun lang. So kung meron kang ayaw sa nakaraan mo na ginawa, nangyari sa buhay mo na hanggang ngayon ay galit na galit ka, bakit mo naranasan yun? Nagbilang isang anak. Huwag mo nang gawin. Yun ang natutunan ko sa community. Kaya hanggang ngayon, pilit ko pa rin. Pinipilit ko na huwag gawin iyon sa aking mga mahal sa buhay, lalo sa aking mga anak. Criticizing others nga ay is a sign of insecurity. Pag lagi ka nagkikriticize, na-insecure ka. Kasi ang taong hindi insecure, walang ibang nakikita kundi mabuti. Walang ibang nakikita kundi yung ikakaganda ng kanyang mga mahal sa buhay ng iba. Ang taong insecure ay laging hindi masaya sa buhay. Dahil insecure. So do you often think of getting the likes of others? Ikaw ba yung taong lagi mong hinahanap yung like ng ibang tao? Pag nagfe-Facebook ka ba, masamang loob mo pag walang nagla-like? Ikaw ba yung taong, bakit like lang? Hindi yung pula. Diba? Ikaw ba yung taong gano'n? Kasi kung yun na lagi nang hinahanap mo, there's something wrong. There's pride, there's insecurity. Kung walang nagla-like, okay lang. So, kasi pag hinahanap mo yung mag-like ka naman, parang sinasabi mo na, hey, what's me? Ganito dapat ang buhay mo. Parang ganun ba? Ito dapat ang tulang mong buhay. Na, iba-iba naman tayo ng buhay, di ba? Kung anong meron ka, pasalamatan mo ang Diyos. Kung hindi ka naging kagaya ng iba, praise the Lord pa rin. Bakit mo i-compare yung buhay mo sa iba na binigay ng Diyos sa'yo? Dapat makontento ka
kung anong meron ka. Bakit? Hindi ka magiging masaya sa buhay. Dahil kung ang basihan mo, ang sukatan ng buhay mo ay laging sinasabi ng ibang tao, eh, magiging malungkot ka sa buhay. Dapat ang basihan mo ay kung ano masasabi ng Diyos sa iyo. Tama ba, Lord, yung ginagawa ko? Ito ba yung gusto mo? Ito ba yung gusto na gawin ko? Yeah. So every good things happen because of Jesus Christ. Ang lahat ng magandang nangyari sa atin ay dahil kay Jesus. Nandito tayo ngayon, sabi ni Mr. Bell kanina, hindi tsamba o ano? Because of Jesus, because of God. Because God wants to talk to us. Yung ganito na galing tayo malayo, tawag dito retreat. So, pag nandito na kayo, dito na, recollection. Bukas may recollection na kay Sister Bell. So muli, kakausapin tayo ng Lord. So, ang tandaan natin, ang anong meron tayo ngayon, anong meron ka ngayon, lahat galing sa Diyos. Malala ko yung sirang saranggola. The Broken Kite. Actually, ito yung title ng aking sharing ngayon. The Broken Kite. Sirang saranggola. Bakit? Meron daw isang sirang saranggola. Binagyo. Napatid. At inilipad at nilipad ng bagyo yung saranggola. At in-interview daw yung saranggola matapos na bumaba. Sabi, ano masasabi mo, saranggola? Sabi daw saranggola. Hindi nyo nakita, di ba? Ang ganda, ang galing ko. Galing ko dahil nakalipad ako ng mabilis, mataas, kung saan ako nakapunta. Di ba ang galing ko? Sabi niya. Pero nakalimutan ng saranggola na ang hangin ang naglipad sa kanya sa malayo, sa mabilis. Tayo rin ay ganun. We cannot ignore the source of our power. We cannot ignore the source of our blessing. Sabi nga. Dahil ito yung pinakabuod ng ating pinag-uusapan ngayon. If we want to be humble, you always need to remind yourself na ang lahat ay galing sa Diyos. Ang lahat. Na anytime, kung gusto niyang bawiin, pwede niyang bawiin. Anytime gusto niya kanyang pawiin sa Pilipinas, pwede niyang sabihin, pwede niyang kunin. Pwede niyang bawiin dahil siya ang source. Siya ang pinanggalingan kung anong meron tayo ngayon. Ito lang naman ang dahilan, bakit tayo nandito ngayon? Yung to humble ourselves na nandito ako ngayon, Lord, kasi pasasalamat ko sa iyo. Nandito ako sa Japan. Kapag trabaho ako, nagkapamilya ako dito. Meron akong magandang katayuan. Kaya ako nandito ngayon sa prayer meeting sa weekend na ito. Because of God's goodness. Kaya nga, sabi ko nga, ilan ako taon? 32 years na ako sa community. Sabi ko, nag-i-enjoy ako sa community. Why? Kasi nakikita ko yung biyaya ng Diyos. Nakikita ko yung pagmamahal ng Diyos na kahit hindi mo hingin, ibinubuhos niya yung grasya ng Diyos. Na kahit hindi mo deserve, di ba ang grace, you don't deserve it, but God's still giving it to you. Kahit hindi mo inihingi, ay binibigay niya pa rin yung mga bagay na hindi mo inaasahan. Magugulat ka na lang, Lord, akin nga ba ito? Lord, sa'yo nga ba ito? Because of the love of God. Kaya nga, when you are serving in the community, when you are attending this kind of community, marami tayong nakikitang mga paggalaw ng Diyos. At unang-una, nababago tayo. Pag hindi ka nag-attend ng ganitong gawain, nasa labas ka lang, papasya-pasya, pa-onsen-onsen, diba? Pa-bike-bike dyan, pa-walking-walking. Palagay mo, magkaroon ng pagbabago sa pananaw mo sa buhay. Wala, diba? Pero kung nandito ka, nag-attend ka ng ganitong
ganitong gawain, nag-attend ka ng Zoom prayer group, prayer meeting natin sa Zoom, maraming tinuturo ang Diyos sa'yo. Ako nga, ang pinakamagandang, sabi ko lagi, ang pinakamagandang kayamanan na aking laging pinapasalamatan sa Diyos ay kung meron akong matutunan na kahit isang salita o isang praise na galing sa Diyos na hindi ko alam, na yun palang sikreto. At pag nalaman ko yun, nakita lang yung sa puso ko na ganun dapat pala. So, magiging greatest treasure mo na ngayon yung katuroan ng Diyos, yung wisdom ng Diyos. E paano kung hindi ka, alam ko na yan, kahit hindi ako makinig sa sermon. Nandyan yung pride, wala ka ng humility, wala kang wisdom, di ba? So pride, nawawala yung wisdom ni Lord, yung karunungan ni Lord. Ang pinaka-importante yung karunungan ni Lord, karunungan ng Diyos. So, grace is you get what you don't deserve and be humble. Sabihin. So, gusto mong magyabang sa buhay, sabihin mo lang na humble ako. Sabihin mo lang na tawin mo lang sila how to be humble like me. Mamayabang ka pa gano'n. So, dapat tulangan nyo na humble. Humble ka ba? Humble ako. Mayabang ka. So the only wisdom, sabi ni Socrates, the only true wisdom is knowing that you know nothing. Pag inaamin mo na wala kang alam, yun, nakakaroon ng wisdom. So humility ay isang gawang kabanalan. Humility is a virtue. Gawang kabanalan. Ito yung nagpapalapit sa atin sa Diyos. So when you are humble, nagkakaroon ka ng self-awareness, nalalaman mo kung hanggang saan ka lang, you understand other people, at ina-appreciate mo yung buhay at ng ibang tao. So pag ganun ang pananaw mo sa buhay, hindi ka na nakakasakit. Dahil alam mo ang katayuan ng isang tao. So you learn how to accept criticism and feedback. So, conclusion natin. Lapit ng oras. Ay, lampas ang oras pala. Utom na kayo? So, we need to be, mas magandang pagkain yung salita ng Diyos. So, being like-minded, magkaroon tayo ng love and unity, magkaroon tayo ng one spirit, and one mind with the Lord. Dapat, di ba ang Holy Spirit, ito yung nagdudugtong sa Diyos Ama sa Jesus. So sa atin, kailangan ang Holy Spirit sa buhay natin para magkaroon tayo ng pagkakaisa, pagmamahal. Humility is the foundation of unity and love. Humility is power, not weakness. Kala natin kasi yung pag-humble ka, ikaw ay mahinang tao. Hindi po. Pag-humble ka, meron kang kapangyarihan. Sabi nga, si Jesus, ang imagine niyo na lang yung mga bata na maliliit, sila ay na-attract kay Jesus lalo. Di ba pinagtatabuhin pa ng mga tao, ng mga bosses, disciples na huwag lumapit yung mga bata. Pero yung mga bata ay nagpupursige na lumapit sa kanya. Bakit? Kasi nakikitaan si Jesus ng humility, a true humility. Tayo, pag na-attract ang ibang tao sa atin, there is humility. Pag iniiwan tayo, there is no humility. Malalaman mo na lang na ikaw ay may humility kung isang tao ay tuwan-tuwa pag nandiyan ka. Diba, Sister Sonia? Pag nandito si Sister Sonia, ako'y tuwan-tuwa. Very humble. Ibig sabihin, ang tao may humility,
tamang humility ay lapitin ang tao. Like Jesus. So humility is the highway to understanding the heart of God. Malalaman natin ang puso ng Diyos, ang laman ng puso ng Diyos na meron tayong humility. So, let's end this sharing with a prayer na kahit na tayo ay nangiiwan, ay samahan tayo lagi ng Lord. Let's close our eyes and let's feel the presence of God. Panginoon naming Diyos, mahirap gawin po ang pagkaisahin ang aming paniniwala at paniniwala ng iba. Mahirap pagkaisahin ang isang community na may kaguluhan, may awayan, may hindi pagkakaunawaan. Pero sa oras na ito ay tinuruan mo kami na ang pangarap mo sa amin ay magkaisa, hindi away-away, hindi hidwaan. Ang pangarap mo sa amin ay magmahalan dahil sinabi mo, minsan, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Makikita ng iba na kami po ay nagkakaisa at nagmamahalan. Sila ay lalapit sa iyo. Ang ibang tao ay madadala lang sa iyo. Kaya sa oras na ito, Lord, ay kahit na kami po ay maraming pagkukulang kainan, samahan mo pa rin kami at patuloy na gabayan, Panginoon. Lalo kaming mga malayo sa aming mga mahal sa buhay. Kahit malayo kami, pagkaisahin mo kami lagi. Ikaw ang pumagitna sa aming mga relasyon. Ikaw ang mag-ayos sa anumang gusot sa aming mga pamilya, sa aming trabaho, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Lord, na tinuruan mo kami na dapat matuto kaming magpakumbaba lagi. Hindi na baling kami po ay masaktan sa salita. Kahit na kami po ay iwanan, kahit na kami po ay gawin yung ginawa niya, nila sa iyo, Lord. Dahil pinakita mo sa amin ay totoong pagpapakumbaba, a true humility. Dahil dyan, kami at ang Diyos Ama ay napaglapit mo. Humility unites us. At nawa kami rin po ay magkaroon ng unity sa aming community by the power of your Holy Spirit, Lord. By the power of your Holy Spirit. At kami pong pinapalayas sa oras na ito ang anumang mga masamang espiritu na sumisira sa aming ugnayan, sa aming relasyon, sa aming community. Hiniling namin, Lord, na ang iyong banal na dugo ang siyang lumukob sa amin at magbigay ng kagalingan sa aming mga wasak na relasyon. Patawarin mo kami, Lord, sa mga pagkakataon na kami po ay naging mayabang at hindi namin maintindihan ng aming mga kapatid. Give us the spirit of joy and love and peace. Tulungan mo kami, Panginoon. Lord, alay namin ang awitin ito bilang dasal na rin namin para sa aming sarili.
God bless po sa ating mga.